Good morning. Hello. Kumusta? Welcome back. So, mayroon tayong tanggap desktop uli. So, ang nakalagay dito sa resibo natin is no display. No display on monitor. Okay, let's check. Anong problema ng ating desktop na to? Saksak ko lang yung mga cables. Okay, first diagnosis, siyempre, pang kalawangin ko. Kalawangin na siya. Pasok natin. Tapos, remove natin muna yung power ng hard disk. Para hindi masira yung hard disk. Ah, wala na palang power yung hard disk. So, na-remove na siya. Okay. So, wala na din yung mga connection niya. Tanggal na. Higa ko lang yung system unit natin para narang kalawangin siya. Na-stock siguro. Para matik ko ng maayos. Okay. So, yan ang ating unit. Wala daw siyang display. Ayan. Plug yung power. Sumutay na lang natin yung kanyang power switch. Uy, wala siyang power. Okay, wala. Okay, hindi siya naikot. No power. So, yung reset, baka napindot. Higyan natin dito. Salpak naman yung power niya. Salpak naman ang ating power cord. Okay. Power. Di wala. Napatali natin. Okay, wala siyang power. So, testingan ko lang na power supply. I-check natin yung power supply. Kaya remove natin yung power. Testingan natin. Nagaling ko muna itong mga ano niya. First diagnosis tayo. Saka natin ang bagong power supply. Okay. Tapos, saksak natin ito. Para ma-check natin kung sira yung power supply. Ito yung kanyang switch eh. Okay, saksak natin ito. Saksak ko na yung power. Ayan. Oops, nalaglag ang ating camera. Sulutin natin kung iikot yung pump. Mukhang nabalatan na ang panito. Ang inakyat na to ng daga. Maka siyang inakyat na ng daga. So, ayan. Naka-open siya. Yan natin yung pinakapuno ng pan. Baka shorted. So, parang ito ay try natin i-power, o. Magkakaroon ng power. Yan, so wala siyang power. No power ng ating board. So, kailangan ko siyang i-remove. Tanggalin natin sa casing. Yan, so tanggalin natin. Ito na. Power supply.
na testing. So, medyo open yung wire niya. Ito. Okay lang yan. Tanggalin muna natin yung RAM. Nakasunog. So, ito ay GDRT yata ito. Ano nakalagay? So, wala nakalagay. Okay, no power siya. Inspection natin. Mukhang napag talon-talon na ng daga. Inspection. Saksakan natin ang power. Yaps. Tapos plug natin ang power niya. Tapos sundutin natin. So, wala pa rin. No power siya. Reset na, na-reset ko na, no power pa rin. One, two, three, normal. Three, clear. Power. Check lang natin to. Plug ulit natin. Let's check. Nagpa-power on ha. Wala pa rin. Natin kung may supply. So, mayroon 1.5 ground. Ang BIOS, where is BIOS? Ito. Yan, mayroon tayong 3.3 sa output. 3.3. Yan, may output tayo. Ayan, so check natin. So, ito yung switch dapat. Pero wala siyang output. So, walang output. Pero ba ang on nito? Ay, iba yung ano. Iba pala yung on niya. Dito yung on. Yan, 3.3. Tapos, bila. Ground. Ah, mali pala tayo. Ito pala ang on. Ayan. So, iba yung set na ng kanyang ano. Power jack. Ang kanyang switching. Alimitan kasi dito sa may pang-apat sa may limang pin sa dulo. So, iba pa lang settings nito. Ayan. So, balik na lang ulit yung sa ano. So, wala siyang display. So, display natin. Tengko muna. Lagyan natin ng so, ibig sabihin gumagana. Power. O, wala ng display. Isang memory.
So, wala na. Nagkamali tayo na ano, switch. Dito pala ang switch niya. Kabila. Dito hindi mo kinain. Ibabatok sa'yo. Ate na, ha? Kapaluin kita. Pagdaan yan. Power natin. On, power on. Motion display. Walang display. Tanggalin natin yung RAM. Bumating ko yung power. FM2 TDR3 2600, ano kanyang RAM. Display. Set ko lang. Hindi ko pa nga na-upload yung ano. Bonat. Tapos balik. Plug the power. Alas 10 na. Saka natin ang mga USB para makita kung sira ang kanyang built-in na video. Wala siyang display. Ayun, bunot ulit. Paano po? 4,000? 6,500 yata. So to go? 6,500 yun ah. Okay. Plug power. Siyang display. Processor ba ito?
So, check ko muna yung processor. Kasi testing tayo ng testing, sira pala yung processor ng may-ari. Minsan kasi ginagalaw nila eh. Baka nabaliko. Ah, walang thermal paste. Pansin nyo. Wala siyang thermal paste. Ayan. Wala naman siyang baliko. Wala lang siya nakalagay na thermal paste. Nilinis. Tumawa yung kabit niya. So, ganito yung pagkakabit niya. Hmm? Parang bali yata yung kabit niya. Ah, tama. Okay. Kabit naman siya na ano. Wala lang thermal paste. So, maya na natin lagyan ng thermal. Kasi wala siyang display para hindi masayang ang thermal paste. Ayaw mag-lock. Okay. Okay. Mana bakit kaya okay. Naya-per muna where's my twist please. Pin number 1. Ganda yung position. Flash natin. USB ko. Okay. Read para save. Walang display, try na re-flash. BIOS. Tapos iris natin laman. Long display, try to refresh BIOS kasi kompleto yung voltage. Ay, hindi nag-works. So ang gagawin ay sira ang board. Palit. Nag-download ako ng bin files sa badcaps.com.
Yan, okay na. Formatted na siya. Tingnan natin yung file sa downloads. Downloads. Ano ito? Sa OS. 2TB OS. 2TB. Okay, nandito. Downloads. Ito. So, write natin. Tapos, testing natin after. Okay, done. Isa na rin mo. Ay, mute. Balikin na siya dito. Narinig ba? Leo? Testing ko lang ito. Plug natin. Power. Okay. Tapos. Plug natin. Check natin sa display. So, lipat ko lang. Saan yung remote? Lipat ko lang may display na. Okay. VGA. Check natin. So yan, may display na siya. Bali, naging problema lang niya is reflash po siya, reflash. So, mag-reflash tayo ng BIOS. Yan. Yan naging issue niya. So, okay na siya. May display na. BIOS reflash yung naging problem niya. So, nireflash natin. Okay na. So, okay na. So, balikan na lang siya. Patayin na natin. Thank you. Lumana. Meron na tayong repair. Testing natin sa kanyang board. Ito sa kanyang... Ano natin dito. Balik ko lang dyan. Balik ko lang. Lagyan lang natin ang thermal paste. So, muntang paglalagay ng thermal paste is ganito lang po karami. Pakita ko sa inyo. So, pa, hindi dapat hindi dinadamihan yan. Yan. Sakto na pala. Sakto lang to. Yan. Dapat ganyan lang po yung guys karami. Pag naglalagay ng thermal paste. So, konti lang. Yan yung lalagay ng marami kasi makakalat po yan sa tabi. Masisira pa yung processor natin. Konti lang dapat ang nilalagay. So yan, okay na. Nalagyan natin, thermal paste. Tabit ko na lang. Ayusin ko lang pala to. Itong winding niya. Kasi, balatan na to. Kailangan ko siyang ayos yung wiring. Kasi, nabalatan na siya. So yan guys, kabit ko na lang sa ano. Then okay na yan. Yan lang naging problema, kaya walang display. So yan, bali na setup po na siya. Ito, hindi na ito pwedeng gamitin. So, kailangan niya magpalit ng casing. Sisira na yung mga connection ng power switching. Ayan, so. Kailangan na niya magpalit. So, ito. Hard disk. So, i-power on muna natin siya. Dito sa main board. Tundatin ko na lang siya. Ano, ikot na yung pan.
Dapat yata ang... Ayun, meron. Siya. Natin, display na yan. So, ayan, may display na siya. So, lagay na lang natin yung kanyang hard disk. Para sa kanyang display. Patayin ko lang siya. Kasi wala siyang... Saksak natin ang power ng hard disk. So, yung kanyang ano... Power supply, okay naman. Hindi naman siya gas-gas o ginat-gata ng daga. Kasi ginat-gata na ng daga. So, okay pa to. Yung kanya mga kable lang ng casing. Wala nang pag-asa. Lagay natin yung hard disk. I-plug ko rin yung power. Okay. Na-switch natin dito. Okay. Natin. Yan. Emax. Okay na. Emax. Yan, sana mag-boot. So, may nakalagay tayo. Utility F1. Keyboard USB detected. CMOS failed. So, yung oras natin lang ang mali. Pero okay lang yan. Kasi nag-reset tayo kaya nawala yung sa ating CMOS sa time setting. Tayin lang natin. Hindi ko sure kung nagbo-boot yung OS nya. Hindi natin alam kung sira ito. Babibrate naman. Wala pa rin. Ayan. Nakalagay. Boot device. Check natin yung settings. Baka mali lang. Control at delete sa keyboard. Tapos hit delete. Hit to or delete. Okay. So, ayos natin ang oras. So, dapat ngayon ay November 9, 11:09:2021. Okay. Ang oras natin ay 10:39. 10. Ah, bakit? Oops. 10:39. Okay. Tapos, punta tayo ng boot device. Boot device. Lagay natin ng first boot. Windows Manager. Windows Boot Manager. Para tayo mag-boot sa hard disk. Okay. Okay. Secure boot. Check natin. Pa-disable ng secure boot. Okay. Then, save natin. Save and exit. Save changes and set. Okay. Sana pumasok yung OS niya. So, pag hindi siya pumasok, i-reformat pa natin siya. So, na-stuck yata ito. Sa tingin ko, na-stuck yung kanyang motherboard. Ayan. Nangyari. Sana mag-boot sa OS. Ayaw mag-boot. Na-try ako ng hard disk. Ito, pang-try ka. Kaya lang hindi papasok. Windows 7 kasi ito, magda-dump yan. Na-try ako ng hard disk. Ayan. So, may problema lang yung sa OS. Pero at least, ang problem na itong nire-repair ko ay walang display yung kanyang ano. May power siya, pero walang display. So, ngayon meron na tayong display. So, okay na. Solve na yung issue.
Bali, program na lang yung problemahin ng may-ari. So, magagamit nyo na yung kanyang PC. Ayan. So, dito na lang aking video. So, ang ginawa po natin ay, nag-reset po, nag-ano po tayo, BIOS reflash. Ayan. Ayan po ang aking reflasher. Ayan. So, nag-BIOS reflash po tayo. Gamit ang aking pang-reflash. Ito po. So, nasa 2,000 plus ito. Kung bumili kayo sa Shopee. Ayan, kompleto na isang set. Kasama yung mga accessories nyo. Yung kompleto na yung bilhin nyo para magamit nyo sa lahat. In case of emergency. Ayan. So, yan. Babay na po. Hanggang sa muli. Sana nakatulong sa inyo kapag wala. Mayroon siyang pan. Mag-iikot. Spinning. So, kompleto naman yung ating voltage sa motherboard. Tapos yun, di. Tapos yung input-output ng ating BIOS chip. Ayan. Ito. Kompleto naman. May 3.3 volts. Tapos kabila, 3.3 volts. Input-output. So, reflash nyo lang po. Ayan. Para magkaroon na, baka magkaroon ng display. You can try. Try and try. So, dito na lang aking video. Salamat. Bye-bye.